humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na yung kumanyaki ang nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po si Engineer Rosendo So, ang chairman ng Pinag-asamahan ng Industriya ng Agrikultura. Rosendo, hello, hello! Hello, hello! Kamusta dyan? Okay naman po, Kasendo. So ngayon po, marami tayong napuntahan, Kasendo, last time dun sa ating unang season. Ang dami nating nabisitang mga farm. Ikaw po, ano yung paborito mong episode natin? Ito, paborito natin itong ano, mga machineries, tama ba yun? Ay, oo! So, maganda yung mga machineries. Talagang ang dami ko pong natutunan doon. Iba-iba pala ang binagamit, no, kada farm. Hindi pala siya pare-pareho. Kasi parang nung bata ko, na-introduce ako na, hand tractor, ganyan. Tapos yung mga pang-bungkal ng lupa, yon. Pero nung nakausap natin si Sir Sam, iba-iba palang mga equipment or farm equipment ang ginagamit natin. Alam mo ba, Amy, yung ano, itong rice tarification law, no? Yung 3 billion na ibibigay sa PhilMEC, yung dapat locally manufactured. Nung una lang, dahil of course, wala pa tayong maraming locally manufactured. So, nagsasort out tayo sa labas. Pero dapat nasa batas yun, kung pwede, locally manufactured. Kaya maganda ito, ito ang i-promote natin. Kasi yung number of hectares natin dito sa ating bansa, maliliit eh. So, kailangan talaga natin na maraming nag-produce para may ibigay sa PhilMEC. Yes, kasi ito nabanggit mo yung PhilMEC, saka yung sinabi mo nagpo-produce, no? Ngayong araw, makakasama po natin isa sa accredited ng PhilMEC na gumagawa po sila ng mga post-harvest equipments. Yan! Accredited sila ng PhilMEC. At nagtayo po sila ng demo farm dito sa amin, sa San Jose. Kanina lang, pinuntahan po natin ang kanilang farm para tignan po kung ano ba yung mga feature nila doon at ano nga ba yung tawag nilang multi-com, cooperative at yung demo farm nila mismo. Ito po ay isang agritourism farm. Kaya, hindi ko na patatagalin kasi, Endo, ipapakilala ko na sa'yo ang ating guest speaker sa araw na ito. Siya po ay engineer, civil engineer po siya. Siya po ay owner ng San Jose ATV Adventure Farm. At ang pangalan niya po ay Cesar Macalinaw. Hello po, Engineer Cesar Macalinaw. Hello, Amy. Hello po, Kasendo. Magandang hapon po. At least, civil engineer, kagaya ko, ano rin, civil engineer, tinako eh. Magagaling talaga yung mas civil engineer. Yeah. Ayan, Sir Cesar, kaya hindi na po napag-uusapan natin yung mga equipments na ginagawa niyo po, no? At meron din po kayo nabanggit na demo farm sa akin. Pwede niyo pong ipaliwanag kung ano po ang ibig sabihin ng demo farm, sir? Yung konsepto kasi nung farm namin, gumagawa kasi ako ng mga equipment, mga processing equipment sa cashew processing, coffee processing, tapos fish, saka yung drying ng dehydration ng mga isda, gulay at saka mga prutas. So yun, nagkaroon kami na idea na magkaroon ng demo farm dito kasi ang daming region na nagpupunta sa amin na nagko-consult. Tapos, puro minsan brochure lang yung pinapakita ko sa kanila. May mga pictures ng mga gawa natin. Nag-distribute kami kasi kami sana buong yung Design 360 Engineering, yun yung company namin. Nag-distribute kami ng mga ganitong equipment sa buong Pilipinas. So yung mga programs namin, lumakot hanggang Mindanao. Doon ngayon nag-ugat yung paggawa namin ng kooperatiba.
yung co-op namin composed of mga pamilya namin at saka yung mga nakatira dun sa community. So ang idea nun, lahat ng mga equipment na meron kami, i-display namin doon. Tapos ipapagamit namin sa kooperatiba ng libre. Kasi mas maganda yung ano eh, yung functional siya kaysa sa naka-display lang na walang gumagamit. So far, engineer, anong mga equipment na ang nagagawa natin? So ang isang ano namin, minsan yung mga kooperatiba na nagpupunta dito, mga farmers organization, na nagpapakonsult sa amin, binibigay nila yung problema sa amin doon sa processing nila, tapos dinidesignan namin ng ano, ng equipment para ma-mechanize na yung ano nila, yung processing. So ganun yung ano ng company namin. So ano, malawak pala yung paggagawa niyo, no? And so far ba, no, yung paggawa niyo, nag-expand na ba kayo na nagbibigay sa other province o dyan lang muna sa area niyo? Actually po, buong Pilipinas yung ano namin eh, meron kaming mga na-distribute na sa ano, sa Mindanao, sa Bicol region. Ngayon meron kaming project with Bicol. Kahit dito sa Northern Luzon, Central Luzon may mas halos sa ano eh, halos buong Pilipinas na distribute. Noong nakaraan, ipinakita sa atin ni Sir Ces Macalinaw ang kanyang produkto na makakatulong sa pag-dry ng iba't ibang agriculture products katulad ng daing, ng mga luya at iba pa. Ngayong araw, pupunta tayo sa kanilang farm at ipapakita niya sa atin ang iba't ibang atraksyon dito sa San Jose ATV Farm Adventure. Ang farm nila, Sir Cesar Macalinaw, ito din po ay agritourism farm din. Sir Cesar, ano-ano ba yung makikita dito sa inyong mga farm, sa inyong farm po? Yung ang isang nakita kasi namin na yung konsepto na 'di ba may demonstration tapos pwede ring makita ng mga tao kung ano yung proseso ng halimbawa paggawa ng mga turmeric, mga dried products or leaves, mga herbal at saka meron din kami doon meron kami fish pond. So hindi ang ginagawa kasi namin hindi lang isang simpleng fish pond para masiyahan yung mga tao na pupunta doon. So, noona talagang hindi siya open for public eh. Komo mga artist kami ang ginagawa namin. Dini-design na namin kahit yung pagtatanim tapos paglalagay ng kung ano-ano mga pupwedeng pampaganda doon sa farm ginawa namin. Hanggang sa natuklasan namin na pwede palang kumita dahil ang daming nagre-request na pumunta. Tapos doon na rin nabuo yung konsepto namin na maglagay ng bahay kubo, yung modernong bahay kubo ba. Na yung gusto namin na ano eh na isa pang pwedeng pagkakitaan na magsasaka. Ang hirap kasi sa atin kung isa kang magsasaka tapos meron kang 1 hectare na ano na palayan, di ba? Ngayon ang kikitain mo lang doon in one cropping is 30 to 40,000. Which is kulang para sa isang pamilya o sa isang magsasaka kung paano mabuhay. So dito sa konsepto namin ng modernong bahay kubo, kung pwede ka palang mag-develop ng at least 500 or 1,000 square meter sa portion ng lupa mo na patuloy ka din magtatanim ng palay pero gagawa ka ng isang bahay kubo na pwedeng pagganapan ng mga yung farm stays, yung mga kaibigan mo, pupunta sila doon, tapos upas sa kubo mo, mamimipit sila, mamimipas ng mga gulay. So isang pagkakataon sa mga magsasaka na pag natutunan nila na pagandahin yung portion ng lupa nila at iayos nila, ay may mga kaibigan or mga turista na pupunta sa kanila at saka dadalaw na additional income para sa kanila. Na ano na kinocompute nga namin eh kung meron kang isang kubo na pauupahan mo in 1 month na 10 lang ang mag-uupa in 1 month. So, kung 2,000 ang upa nila, mag-celebrate sila ng birthday, anniversary. So kung 10, sa isang buwan may 10 magbubok sa kanila ng farm stay, kikita na sila ng 20,000 eh dahil 2,000 ang upa. So 20,000 in 6 months, di ba? Pwede siyang umita as far as 6 times to 120,000. Yeah, malaki-laking kita yun kasi do yung mga farm stay. Kasi sabi ni Sir Cesar sa akin,
pwede kang mamingwit. Tapos, yung mabibingwit mo, yun na yung bibilin mo, lulutuin. Oh, maganda yan. So, feel na feel mo yung buhay bukid, di ba? Ano naman isda ang ano? Tilapia or ano? Anong... Actually, yung ang mga tilapia inaalagaan nun, pero hinayaan na namin silang mag-ano eh. Kasi parang natural feeding yung ginagawa namin, hindi namin pinapakain ng fish. Kaya pati yung mga, meron kasing may hipon na maliliit doon, tsaka may mga dalag, hito, at tsaka tilapia. Inaano namin na para siyang isang ilog na hindi mo na kailangan pakainin. So, minsan, tinatamnan namin sila ng kangkong sa gilid, ganun. Tapos kung sino makasurvive. Nakita naman namin na may mga naglalakihan at saka nanganganak sila. Dumadami sila. Yung paraan kasi na ang hirap kasi nung papakainin mo siya tapos i-harvest. Malaking gasos din para sana eh, sa magsasaka eh. Pero kung maiyano mo siya na self-sustaining, na parang organic feeding lang sila na kung ano yung mga nandun sa paligid, pwede nilang ipakain, di ba? Tatatatarin nila yung mga ano, mga kangkong at kung ano pang mga halaman doon na pwedeng ihagis doon. Tapos may mga free-range din, Kasendo. May mga free-range chicken din sila doon sa farm nila. At least, ano? At least, kompleto. Oh. Sabi ko nga, kulang na lang lagyan ng papaya sa leeg yung, ano, yung manok sa kasili. Pwede na ikot. Yung sa solar drying, no? Ano ang mas malakas sa production niyo? Sa anong crop? Sa fishery, sa etong mga vegetable o rice area o anong crop ang pinakamalakas na sa production? Solar drying ang malakas sa amin ano eh kung yung mga tao ngayon, mga health conscious, yung mga herbal medicine katulad nung ano yung turmeric, ginger, yung mga yan. Tapos pati yung ano yung mga sambong, malunggay, yan yung mga pinaprocess namin na malakas ngayon. Dahil siguro gawa na rin ng pandemya, yung mga tao talagang ano, online bumibili sila tapos sa mga kaibigan lang namin na uubos yung ano eh, yung mga pinoproduce namin. Kasi gustong-gusto nila dahil pure yung product namin, wala siyang halong sugar. Basta ang proseso lang namin, idadry namin siya, tsaka ipupulbos, doon packaging na. Ay sir, sige nga po, pakibalikan po yung ratio po nung hindi pa nadadry hanggang sa powder. Ilan po yung nawawala? Bali ano po? ang recovery lang namin sa mga ano eh, halos 8 to 10%. Kung meron kaming isang kilo na ano na ginger or mga dahon, 100 grams lang ang makukuha namin doon pagka may powder. Opo. Tapos yun na yung binibenta natin. Yun na yung ibinibenta. So ang benta namin, halimbawa sa turmeric or sa malunggay, ang benta namin dyan, 140 yung 100 grams. Ganun. So kung matututunan sinang magsasakayan, so ang puhunan mo doon, kung meron kang isang kilo, di ba 100 grams, isang kilo yung ano eh. So kung bibilin mo yung ano, yung 10 kilo ng ginger, let's say, ng turmeric na halimbawa 30 pesos ang isang kilo niya, so makakagawa ka na ng ano doon, makakagawa ka na ng 100 grams doon sa isang kilo na yon, di ba? So namuhunan ka ng 30 pesos plus yung production cost niya, bebenta ng 140, malaki-laki yung magiging kita ng ano ng magsasaka. Di ba? Opo. So, yun yung kainaman na kahit papaano. At saka matagal. Kung pwede mong itaon sa mura talaga, i-process mo na i-process lahat yung ani mo. Tapos pagka mura siya. Tapos pagka ipinak mo na kasi yan, talagang buwan ang abutin niya. Sir, kayo ba nauubusan ng stock dyan? Sa mataas po ba ang demand ng mga process na ginger, turmeric? Nitong nag-pandemic, talagang naubusan kami. Tapos nahirapan na rin kami na ano. Yung mga available doon sa community, kasi ang ginagawa namin,
nung nitong mga nagkaroon ng pagkakataon na halos maubos yung ano dahil sa pandemic, hindi may transport kung binibili namin. Talagang lahat ng produce namin ano, nauubos dahil locally ano lang, doon lang sa community nanggagaling yung resource. Opo. Sir, paano nagkaroon kayo ng idea na maglalagay ako ng ATV dito? Ano yun? Kasi yung farm na yun, pampamilya lang talaga. Last year, hindi namin yun na-open sa ano, sa public. Ang ginawa lang namin, yung co-op, kasi siyempre kooperatiba yun, tas mga empleyado namin. Binigyan ko sila ng area na pwede nilang tamnan, pwedeng yung processing area, binigay ko sa kanila yun para gamitin. Tapos yung mga ATV na yun, sa aming pamilya, tigi-tigi sa kami na nandun lang. Tapos yung may mga ibang member din na may ilang ATV na inilagay din nila doon. Kasi nakita namin na paano mo bang hahatakin ang mga tao na pumunta sa'yo kung gulay lang yung papakita mo. Di ba? Hindi ganun ka ano eh. Kumbaga may strategy ka eh. Na kung pupunta sila at bukid at gulay lang makikita nila, sasabihin nila, hindi ako pupunta dyan. Diba? Pero ngayon, ang ginawa namin, in-open namin na nilagyan namin na no, may ATV adventure dito. Ang gagawin, sasakay kayo, tapos lilipot kayo doon sa farm. Parang ganun yung konsepto namin. Para pumunta yung mga tao, yung bang logic na, no, ay, may bago doon. Di ba? Kailangan, ano, kailangan ka rin na, ano, eh, para at least, eh, magpumunta yung mga tao, no? Kailangan creative ka din, eh. Sir, itong agritourism, demo farm, paano ba yung mga proseso para magkaroon ng ganyan? Yung mga processing po, halimbawa, gusto din namin ni Casendo magtayo ng ganyan sa laki ng farm ni Casendo at sa dami din ng mga alaga nito eh. Pwedeng-pwede eh. Paano po ba ang proseso? Meron bang ano i-apply? Ganyan po. Siyempre, lahat naman ng business, kahit kooperatiba ka or samahan ka, dapat meron kang business permit, di ba? Tapos anong dito, kung i-open mo as a business at farm siya, punta ka lang sa ano, ipa-register mo yung pangalan mo sa DTI, pagkatapos sa DTI, kuha ka ng mayor's permit mo, tapos sa mga other agencies obligado kasi pagka kukuha ka ng business permit, andiyan yung ano, pupunta ka ng PhilHealth, SSS, di ba, DTI, yan yung mga ano eh, mga nakalink yan eh. Dapat iayos mo lahat yun. Kasi siyempre, magkakaroon ka ng empleyado. Kahit isa lang yan na caretaker, dapat kung ano yung beneficyo nila, matanggap din nila. Diba? Tsaka para maging legal talaga yung operation mo. Tapos katulad nun, nasa proseso din kami ng ano, ng magpapakredit sa ano, sa no tourism. Di ba? So isang ano namin yun, since bago pa lang din kasi kami, nung nag-pandemic kasi hindi naman kami open. Bali, sa agritourism parang October pa lang kami nag-open eh. Na ilalaw namin na pumasok yung tao dun sa area namin. Kaya talagang nasa proseso pa lang kami ng pagkuha ng mga permits. Pero dun sa processing, sa pagpuproduce ng mga ano, so last year pa meron na kami. Pagpuproduce ng mga produkto dun sa co-op namin. Yes, sir. Ang daming inputs eh. Kasi talagang na-maximize nyo yung lupa nyo. Sir, ilang hectares po ito? Ilang square meters? Yung dinevelop namin, nasa ano yun eh. Nasa, actually 7,000 yun. Nabawasan kasi ng 6,000 square meter. 6,000? 6,000 square meter yung dinevelop namin. Opo. Tapos ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pag-develop. Oo. Kaya mayroon pang mga area doon na tinatamnan namin, siguro sa future may iaayos din natin. Pero po yung 1 hectare kasi na mahigit na ano doon, ang goal lang namin doon, tamnan siya ng tamnan ng pwede naming ano mapakinabangan. Ayan. Kasi do alam niyo po ba meron sir ano tawag doon, bukal? Bukal ba 'yon sa inyo? Oo. Yung may cream dory siya, nakalagay lang po sa bukal. Dati kasi yung cream dory na yun, nandun sa ano eh, sa lagoon ko doon sa bahay. So 6 years ago yun eh, nung inalagaan namin. 8 yun. Eh nung ano na, nung may pant na kami na ganun kalaki. Siguro ang mga ano eh, nung inilipat ko siya, mga nasa 2 feet na siya yung haba.
Tapos ang lapad niya, mga ganito na siya kalapad. Pero mga 6 years na yung mga yun, ha. Siguro ngayon, baka ano na siya, baka nasa 3 feet na siya yung haba ng mga trim door niya. Yung pangasius, ang tawag na na. Pangasius. Tapos bukal po, bukal, di ba? Yung bukal lang yun. Na nagkataon naman na ano, mayroong isang malalim na parang lake doon, pero bukal siya. Kaya hindi kami namumroblema sa tubig. Sir, any advice po sa mga kasamahan natin na gusto po? Pag-aralan nila kung ano man yung itatanim nila na gulay o prutas o kahit anong pwede nilang itanim doon sa bukid nila, pag-aralan nila na iproseso. Kasi yun yung isang magbibigay ng mas malaki pang income para sa kanila. Pagka mura yung ani nila, itatapon na lang nila. Kasi ang daming ganyang sitwasyon pa sa, dito sa mga magsasaka natin dito sa Pilipinas. Pero kung matututo sila na iproseso yung bawat produkto na meron sila, eh maaaring yung isang ektarya na meron sila ay sobra-sobra para mabuhay sila at saka makapag-aaral. Very well said, Sir Cesar. Maraming salamat po. Isa po kayong maraming salamat. Patuloy nga yung ano, pag-isip natin na pwede nating ipakita sa magsasaka na, na makakatulong sa kanila. Mga ka-agree ako dyan. Nandito tayo sa Multicom Demo Farm of San Jose ATV Adventure para tignan ang mga iba't ibang atraksyon na related sa agrikultura. Pangkaraniwan na pinag-celebrate nila ng mga ano, mga birthdays, ganyan. Madami yung mga okasyon dito sa Lanaga. Ang maganda dito, para ka nasa Bali, no? So, 1-9 naman yung ano namin dito, yung overnight. Farm stay talaga ang konsepto namin. Opo. Yan. Tapos yan yung mga kayak na pinapaupahan namin. Tapos meron pa yung isa, yung nandun yung kulay blue. Opo, mas malaki yun, yung color blue. May iba na dito, nagpipishing din sila dito, namimimit sila. Sir, may instance na ba na naghuli sila ng isda tapos hindi pinaalam, hindi nabayaran? May mga napapansin din na may gano'n, inahayaan na namin. Ano naman sila eh. Kumbaga dito, ina naman namin na kung mag-enjoy ka, di maliit lang naman yung dapat bayaran, di responsibilidad na nila, di ba? Minsan, kahit sa entrance, yung iba eh, nag-i-sneak sila. Kaya lang hindi nila may-enjoy kasi 20 pesos lang na hindi nila binayaran. Eh, para silang nagtatagong mag-inakaw, di ba? Kaysa hindi ka tulad nung willing ka na nagbigay. Kasi siyempre, may mga maintenance kami, may mga pinapasweldo. Doon naman namin kinukuha para naman yung mga member ng co-op may pagkakita. Ayun yung inspirasyon namin kung bakit naisip namin na magkonsepto ng isang modernong bahay kubo para matutunan ng mga magsasaka na yung palang maliit na area ng lupa, na portion ng lupa niya, pwede niyang i-develop at saka pagkakitaan.